Gabi ko pa napapansin na malalim yung iniisip mo. Okay ka lang? Oo naman. Ako nga dapat nagtatanong sa'yo eh. Kamusta ba yung pakaramdam mo? Celine, sabi ni Doc, makaka-uwi ka na raw mamaya. Sige. Okay lang ba kung pumunta muna tayo kay Emman bago tayo bumalik ng hotel? Bakit? Gusto kong makibalita. Gusto kong malaman kung ano yung mga susunod ng plano para kay Robby. Celine, may iba tayong plano pa. Celine, ayoko maging insensitive, ah. Pero baka naman nakakalimutan mo. Ikakasal tayo. Malapit na mag-December. Oo nga, pero Anton, kasi nawawala yung anak ko, di ba? Ako nga muntik nang mamatay. Kailangan ba talaga yung kasal yung pag-usapan natin ngayon? Wala natin pag-uusapan pag wala na tayong oras. Hindi naman sa ganun. Ang sinasabi ko lang, baka pwede pa yun makapaghintay. Baka naman nagbago ng isip mo. Ayaw mo nang pag-usapan. Ano? May plano ka ba bang pakasalan ako? Ano sinasabi mo, Anton? Sige, sagutin mo ako. May nangyari ba sa inyo ni Emman? Na-standard kayo? Ano? Sagutin mo ako! May nangyari ba sa inyo? Sige, sagutin mo ako! May nangyari ba sa inyo? Wala! Walang nangyari sa amin at wala kang karapatang akusahan ako! Sinabi mo sa akin noon, magpasalamat ako dahil naduktungan yung buhay ko ng bago kong puso. Naging pabaya ako sa buhay ko nun kasi akala ko mamamatay na ako. Pero binigyan mo na sa isa yung buhay ko, Celine. Ikaw yung naging buhay ko. At kaya kong gawin ang lahat para hindi ka mawala sa akin. Kaya kong pumatay. Kaya kong mamatay si Nick. Para sa iyo. Anton. Anton. Hindi ako mawala sa iyo. Nangako ako sa iyo. Ito, oh. Itong singsing na to. Ito yung simbolo ng pangako ko sa iyo.